guys, pupunta kami ngayon sa Tuesday na may fellowship. Yan si tata sa Tuesday fellowship. Hey guys, welcome back to my channel, Cheret Codera. Ayan, and for today's video, I would like to share with you about my decision kung paano ko pinasok, kung paano ako nakapag-decide na maging Christian. So guys, bago po yun, hayaan nyo muna ulit na invite ko kayo sa mga hindi pa nagsusubscribe. Subscribe na po kayo at pwede rin pong like, comment, share, and pakiclick na rin po yung notification para lagi po kayong na-update sa mga ina-upload kong videos. Ayan, so guys, siguro itong isi-share ko sa inyo ay parang testimony na rin. Ayan, testimony ko na rin kung paano ako nakapag-decides na maging Christian. Ayan. Guys, siguro sasabihin ko hindi ko to plinlano. Si Lord ang nagplano nito sa akin para mapasok ko tong maging isa kong Christian. Kasi naramdaman ko mula sa umpisa nung in-invite po ako ng aking balae na sumama po sa isang fellowship. Ayan. Noon po, nung in-invite niya ako, hindi ko pa rin bukal sa loob ko. Basta, parang nag-o-observe lang po ako nung una. Ayan, sumama ako. Pero, hindi ko pa rin siya na, kumbaga, hindi ko pa rin siya napipil. Ayan. So, mula po noon, nung madalas na akong sumasama sa kanya sa pag-attend ng mga fellowship, ayan, unti-unti ko pong nararamdaman ang presensya ni Lord. Ayan. Palagi niya po akong binibigyan ng sign kung saan ako dapat. Pero, lagi pa rin po akong nag-o-observe sa o nagkakaroon po rin po ako ng confused sa sarili ko, saan ba ako talaga, saan ba ako pupuntang, saan ba ako dapat pumunta na talagang magiging close ang relasyon ko kay God at mas lalo ko siyang makilala. Ayan. Matagal pa rin po bago ako nagkaroon ng desisyon na talagang ito na yung gusto ni Lord, ito na yung plano niya sa akin. Ayan, at mula po noon, nung madalas na akong sumasama, nakaka-attend ako sa fellowship, marami na akong nakikilalang mga Christian. Ayan, marami na rin akong nakakasama at nagkakaroon kami ng mga sharing sa aming fellowship at doon ko po nakita yung mga sharing ng iba't ibang mga ka-group sa aming fellowship. Nagsi-sharing po doon ko na talaga naramdaman yung presensya ni God, ni Lord. Ayan, at saka doon ko na rin po nakita yung iba't ibang ang klase ng isang bilang isang Christian. Ayan. At mula po noon, mas marami na akong nalaman. Talagang kahit noon pa man na wala ako dito, wala sa isip ko kung napapasok ko itong ganitong bagay. Noon talagang
ano, hindi po rin ako nagkukulang ng prayer. Hindi rin ako nakakalimot kay Lord, pero marami akong bagay na hindi ko pa rin po alam. Ayan, parang ngayon ko lang po nalalaman unti-unti ang kung gaano talaga kadakila si Lord. Marami akong hindi nalalaman at unang-una na nga po sa pagbabasa ng Bible. Ayan. At doon sa aming fellowship, marami pong na-share sila sa akin. Marami akong natututunan. At isa pa, para pong nararamdaman ko na yung Holy Spirit sa akin, yan yung po yung pinakamahalaga, kasi nararamdaman ko na yung Holy Spirit. Ay, alam kong ginagaid niya ako sa tama. Ayan, pero guys, bago po ako nakapag-decide ng ganito, talagang nag-pray pa rin po ako kay God kung ito po talaga yung kagustuhan mo, ito yung plano mo. Tatanggapin ko po, basta i-guide niyo po ako kung ito po yung talagang kagustuhan niyo. At yun, nararamdaman ko po na talagang ito ay will niya sa amin, sa akin. Ayan, at ang isa ko pa po, nagpasaya sa akin sa loob ko, kasi noong una ako lang mag-isang umaten, ako lang ang umaten ng fellowship, ako lang mag-isa. Ayan, pero lagi ko lang pong pinipray na sana makasama ko yung asawa ko na mag-attend ng mga fellowship, pero ini-invite ko po siya, pero tumatanggi po siya hanggang sa dumating po yung araw na talagang kusa na siyang nagsabi, nagsasama siya. Ayun, isa po yun sa isa din sa sign na talagang kaloob ni Lord na maging Christian kami. Ayan. At ayan, talagang lalo po akong sumigla, lalong lumakas ang loob ko kasi dalawa na kami. Ayan. At guys, papakita ko sa inyo po yung mga madami pong nagpalakas ng loob sa akin na talagang itutuloy ko na itong plano ni Lord sa akin. Ayan, at hindi lang po sabi pagiging Christian, kasi yung mga kasama ko po, mga Christian ko rin, mga ka-sisters and brothers, ayan, ay sobra po talaga silang talagang tutulungan kanya nila, tuturuan kanila kung paano talaga ang pagiging mabuting Christian, at kung paano talaga yung talagang pag-aaral ng salita ni God. Ayan. Ayan, pero bago po nangyari yung talagang decidido na ako na maging Christian, ang dami pong nangyaring distraction. Ayan, ang dami pong mga distraction na nangyari bago ko po talagang nabuo sa isip ko na talagang magiging Christian ako. Ayan, unang-una na nga po yung bago po kami nagkaroon ng madami pong nangyari sa aming pamilya, na kami lahat, halos lahat kami ay nagkaroon ng talagang may COVID. Lahat po ng pamilya ko talagang nagka-COVID po kami lahat. Ayan. At talagang noon po talagang grabe ang
talagang faith ko, ang prayer ko kay Lord noon po, talagang doon ko rin po naramdaman yung presensya niya talaga. Talagang hindi kami inabayaan. Ayan. At hindi lang po yun. Pagkatapos noon, mas marami pa rin po sa family namin. Kaming dalawang mag-asawa, lagi kaming hindi pinagkakasunduan. Talagang as in, ang dami pong distraction. Kahit po ngayon, talagang nakakasama ko na siya, nakakaroon pa rin po siya ng distraction sa isip niya, na nagkakaroon pa rin po siya ng atubili na itutuloy niya ba. Ayun. Pero nagpipray lang po ako na sana pag kinausap ko siya, Lord, tulungan mo ako po makapagsabi sa kanya ng salitang makakapag-iwanag ng kanyang isipan. Ayun na, hindi niya po babaguhin niya po, huwag niyang entertain kung ano yung pumapasok sa isip niya, kasi alam kong hindi yun ang kagustuhan ni Lord. At mabuti naman po at nakikinig siya sa mga sinasabi ko. Ayan, pero talagang as in, kung hindi po matibay o matatag yung pananalig mo, talagang talagang sisingit at sisingit ang distraction. Ayan, para hindi lang matuloy yung gustong gawin. Ayan guys, at isa pa rin po sa aking natutunan sa pagkakaroon po ng fellowship namin, hindi lang sa fellowship sa pag-aaral ng salita ni Lord, hindi lang po yun. Ang isa ko pang natutunan ay yung pagkakaroon ng community fellowship po. Ayan, yung samahan nyo ng as a community po. Ayan, yung kami po, yung mga member, mga ka-sister and brother, after po ng fellowship namin, nagkakaroon kami ng sharing, and then after po ng fellowship namin, nagkakaroon pa rin po kami ng bonding sa labas. Ayan, marami po rin kaming nangyayaring, hindi lang sa after po ng aming fellowship, nagkakaroon din po kami ng kasiyahan sa labas na magkakasama din po kami. Ayan, kaya sobrang talagang hindi lang po yun yung pagiging as a Christian. Ayan, kundi yung kung paano ka makikitungo yung bawat isa. Ayan, isa pa rin po yun sa aking natutunan sa kanila. Nagkaroon ako ng hindi lang po yung nadagdagan yung kaalaman ko kay Lord, kundi yung kung paano ka magiging isang mabuting Christian. Ayan. Ayan, so guys, ngayon, hindi ko pa rin po masasabi na talagang marami na akong natutunan. Marami pa rin po akong dapat matutunan, mapag-aralan. Ayan, at nagpipray po ako, patuloy pa rin ako magpipray na i-guide ako ni Lord sa talagang pagiging isang mabuting Christian at madagdagan yung aking kaalaman. Ayan. So, at so guys, ayan yung po aking ma-share sa inyo. Ayan, at ito po, nalalapit na po yung aming nagkaroon na po kami ng
Victory Weekend. Una pong nangyari dito ay nagkaroon po kami ng one-to-one and then back to Victory Weekend. And then after po niyan ay baptism na. And so guys, papakita ko po sa inyo yung mga aming journey kung paano pinasok yung pagiging Christian. Ayan. Hello. Hey, God created us according to His will. Yes. And this is the moment. Ayan, so guys, yan po yung aking simpleng testimony. Ayan, na kung paano ko po nagkaroon ako ng desisyon na maging isang Christian. Ayan, so guys, sana po nagustuhan niyo po yung share ko ngayon. At sana po patuloy niyo pa rin po akong susuportahan at papanoorin yung aking mga videos. So guys, thank you for watching. See you next time. Bye-bye. God bless us all.